Magandang umaga po sa inyong lahat. Kayo po ay nakikinig sa programang Radyo EMI, Facebook Live, Tinig ng Biyaya ng Diyos, sa paglilingkod ng Emmanuel Ministry Institute. Ako po si Bishop Emi, ang inyong tagapagturo. Kasama ko po si Pastora Joe Domingo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Para po sa inyong mga kahilingan sa panalangin, mari po kayong mag-comment o mag-PM dito sa EMI Facebook. Kagalakan po namin may panalangin ang inyong mga kahilingan. Bago po tayo magpatuloy, narito po si Bishop Emi para sa isang paanyaya. Malugod po namin kayong inaanyayahan na mag-aral sa Emmanuel Ministry Institute para sa mga programa ng pag-aaral, Certificate in Home Bible Study, Certificate in Church Ministry, Diploma in Biblical Studies, Associate in Ministry, Bachelor of Ministry, Certificate in Master Studies, Master in Applied Church Ministry, Pastor's Academy. Ang pag-aaral sa EMI ay libre o tuition-free. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin po ang aming website www.emi.ph o mag-comment o kaya'y mag-PM dito lang sa EMI Facebook. Malugod po namin kayong inaanyayahang dumalo sa Charitoo Generation Conference 2017 sa July 7, Biyernes, alas 7 ng gabi sa Valenzuela Amphitheater, People's Park, Valenzuela City. Dumalo at mapagpala. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin po ang aming website www.emi.ph o mag-comment o kaya'y mag-PM dito lang sa EMI Facebook. Tandaan, kay Kristo, ikaw ay Charitoo. Samahan po ninyo kami sa umagang ito sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Muli, narito ang ating tagapagturo, ang direktor ng Emmanuel Ministry Institute, Bishop Emi. Nung ang tao'y magkasala, isinugo ng Diyos ang kanyang anak na matay sa krus ng Kalbaryo para sa atin. That is goodness. Kaya ho, ang reaksyon dyan, bumait ka. Amen? Ang reaksyon dyan, ibigin ng Diyos. Kaya sabi ni Satanas, papayuhan ka pa niya, umayos ka. Pinakitaan ka ng Diyos ng kabaitan, ganyang ginagawa mo. Kung sa akin ginawa yan, baka na-born again pa ako. Kaya lang imposible nga dahil hindi siya pwedeng pakitaan dahil sila po ay mga immortal and they rebel against God and wala pong forgiveness para sa mga immortal. Only mortal people. Tayo. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Praise God! Shout amen! Amen. Now, 1 John chapter 2, verse 1, meron tayong advocate. Look at verse 2. And He Himself is the propitiation for our sins, not only for ours, but also for the whole world. Natatandaan niyo po yung word na propitiation? Now let's do a word study there. The word propitiation comes from the Greek word hilasmos. Look up here. Hilasmos. The meaning is atonement, pampalubag-loob, pangalis ng galit. Para maalis yung galit, meron pong pampalubag-loob. Naglubag ang loob ng Diyos dahil kay Kristo. Siya po yung pampalubag-loob. Hebrews chapter 9 verse 4. Tandaan nyo lang po yung hilasmos. Everybody say hilasmos. Kaya ko po gusto tandaan kasi yung word na mercy seat doon sa takip ng Ark of the Covenant, ang Greek word noon ay hilasterion. Amaya ipapakita ko sa inyo. Ang root word hilasmos. Si Jesus, yung hilasmos, tapos yung cover, hilasterion. Kaya ipakikita ko sa inyo, ang cover po ng Ark of the Covenant, mismo si Jesus. Kaya garantisado, hinding-hindi na magagalit ang Diyos sa iyo. You want to learn this? I'll show you the verse. Hebrews 9:4. The Ark of the Covenant overlaid on all sides with gold in which the golden pot that had the manna, Aaron's rod that budded,
and the tablets of the covenant. Let me show you the picture. This is the Ark of the Covenant. Look up here, please. Ang tawag sa cover, mercy seat, ito po yung winiwisika ng dugo ng high priest once a year. Ito yon, mercy seat. Ang tawag sa buong box, Ark of the Covenant. Now, sa Exodus chapter 25, makikita nyo ang description. Ito ay kahuyari sa akasya. Ito ay binalutan ng ginto. Ang sukat nito ay 45 inches long, 27 inches wide, and 37 inches high. Not that big, pero very sacred. Napakabanal ng kahon na ito. Dahil sa loob ng kahon na ito ay matatagpuan ninyo ang tatlong mahalagang mga bagay-bagay. Let me show you. The three contents of the Ark of the Covenant. One is the Ten Commandments, God's laws. Two is pot of manna, God's provision. And three is the rod of Aaron, God's approval. Now, ito po ang parting hindi gano'ng naiintindihan ng mga tao. Kasi alam natin itong dalawa na ito. Bakit merong rod of Aaron? Let me show you kung ano po ang naging problem nila. But bago ko ipakita, magkakaroon kayo ng opportunity sa buong buhay ninyo na makita ang laman ng loob na ito. Now, look up here. Hindi lahat ay binigyan ng pagkakataong makita ang laman nito. Kayo lang ang binigyan ng opportunity to see what's inside. Ito pong dalawang ito, yan po ang dalawang iPad. Tablets. Yan po yung batong pinagsusulatan ng 10 utos. Yung pot of manna, ito. Misteryoso ang tungkod na yan. Dahil ang tungkod na yan ay nagdadahon at namumulaklak. Saan ka nakakitang tungkod na namumulaklak? Kasi nga, kaya ko po pinakita sa inyo, dahil ang ibig sabihin ng tungkod na yan, approval. Kasi nagkaroon ng dispute sa panahon ni Moses, mga taong inggit kila Moses. Sabi niya, kayo na lang ba, ang kinakausap ng Diyos? Kami paano ang tribu namin? Hindi ba kami kinakausap ng Panginoon? Para isettle po yung dispute, mababasa niyo to sa number 17, verse 1, following verses. Sa verse 1, nagsalita ang Diyos kay Moses. Sa verse 2, ay pinagtipo ng tag-isang tungkod ang bawat tribo. Iniutos din na isulat ang pangalan sa tungkod. Verse 3, on the staff of Levi, write Aaron's name, for there must be one staff for the head of each ancestral tribe. Verse 4, place them in the tent of meeting in front of the testimony where I meet with you. Itong condition, nasa verse 5. The staff belonging to the man I choose will sprout ang pipiliin ko ay ang tungkod na may usbong ng dahon at bulaklak. Now, hindi na po lahat yun ay pwedeng umusbong at magbulaklak dahil lahat yun ay mga patay na kahoy. Kasi tungkod ho yun eh. Di ba? Alam nyo naman yung tungkod. So, this must be supernatural. What happened in verse, ang reason. Sabi niya, and I will rid myself of this constant grumbling. Lagi kasi sila nagre-reklamo against you and against you by the Israelites. Verse 8, look what happened. The next day, Moses entered the tent of the testimony and saw that Aaron's staff, which represented the house of Levi, had not only sprouted, but had budded, blossomed, and produced almonds. Wow! Hindi lang nagdahon, nagbulaklak, nagdahon na, nagbulaklak pa, namunga pa ng almonds. Praise God! Meron ka ng panglagay sa chocolate. You know what I learned about this? God is amazing. He always do more than what you expect. Ang ini-expect lang nila ay usbong. Kaya yan po ay simbolo ng approval. Kaya wala nang kaduda-duda. Silipin natin uli ang contents ng Ark. Ten Commandments, God's laws, pot of manna, God's provision. Anong representation ng rod of Aaron? God's approval. Now, look up here now. Hebrews chapter 9, verse 4, letter B, dinescribe sa atin ang Ark of the Covenant. Verse 5, and above it were the cherubim of the glory overshadowing what? The mercy seat. Ang mercy seat po ang covering. Pinakita ko sa inyo kanina? Now, look up here. Ang mercy seat
Let me show you the Greek word as well as the Hebrew word. Look at this. The Greek word is hilasterion. Look at this. Oh, ano yung pinapatandaan ko sa inyong kaninang word? Hilasmos. Yun yung root word ng hilasterion. Si Kristo yung hilasmos, yung hilasterion, yun po yung mercy seat. Sa Hebrew, ang word na mercy seat ay kaporet, ang root word ay kapar, pareha sila ng meaning. In other words, ang pantakip doon po sa mercy seat ay ang Panginoong Jesucristo. E ano ba ang ginagawa ng high priest dyan sa mercy seat? Once a year, meron silang tinatawag na the Day of Atonement. You can read this in the book of Leviticus, chapter 23, verse 27. They call it Yom Kippur. Yom Kippur. Ibig sabihin ng Yom, Day, Kippur, Atonement. Ito ay pista, minsan sa isang taon, na ginaganap on the 10th day of the 7th month. To be exact, Tishrei 10. Ito pong pista na ito ang tawag the Day of Atonement. Anong nangyayari on the Day of Atonement? Ang high priest ay papasok sa loob po ng Holy of Holies. Meron po siyang dalang dugo ng hayop. Na listen, hindi ito para sa individual na tao. Ito'y para sa buong bansa. Gagawin niya, wiwisikan niya ng dugo ang mercy seat para sa kasalanan ng buong Israel para sa buong isang taon. Now, bakit po? Sapagkat ito ang ginagawa ng high priest once a year. Ang ginawa ni Kristo nung siya'y namatay, minsan at pangkalahatan, umakyat siya sa tabernakulo ng langit, dala ang kanyang sariling dugo, at iwinisik sa ibabaw ng Ark of the Covenant for eternal redemption. Meaning, hindi na uulitin ulit. Once and for all. Now let me show you the verse. Hebrews 9:11. Madaling tandaan to. 9:1:1. Hebrews 9:11. When Christ came as high priest of the good things that are already here, He went through the greater and more perfect tabernacle that is not man-made, that is to say, not part of this creation. Meaning, this is in heaven. Verse 12. He did not enter by means of the blood of goats and calves, but He entered the most holy place once for all by His own blood, having obtained eternal redemption. Alam niyo po yung ginagawa ng high priest during Yom Kippur, annual thing na ginagawa? It is yearly redemption. Every year, ginagawa po nila yan. Pero nung si Kristo ay mag-alay ng kanyang dugo, doon po sa tabernakulo ng langit, once for all, and have obtained what kind of redemption? Look at the picture. Just to show you, si Jesus ang naging mercy seat natin. Napansin niyo, wala na po siyang cover. Jesus became the mercy seat. Why? The word hilasterion, from the root word hilasmos, siya yung tinutukoy po na covering. Dahil si Kristo ang ating covering, ang nasa loob ng box, the broken law of God, God cannot be angry at you anymore. Dahil tinupad ni Kristo ang kautusan para sa atin. Amen. Palakpakan natin na Panginoon. Amen. Look at this again. The Ten Commandments, Christ is our obedience. The pot of manna, Christ is our provision. The rod of Aaron, Christ is our approval. Kaya meron kang charito. Kaya meron kang two thumbs up. Sipin mo may mga taong ayaw ng two thumbs up. Kung ayaw mo, wag mo. Pero this is it. Pag nagbigay ka ng two thumbs up, I am telling you, God has given you the highest approval. Amen. Wala nang tataas pa sa approval na binigay ng Diyos. Sapagkat tanggihan ka man ng kahit na sino, hindi ka masiraan ng loob. Sapagkat hindi ka tinanggihan ng Diyos. Kinupkop ka ng Diyos. Minahal ka ng Diyos. The highest approval of God. Amen. Look at verse 12, 9-12. I'm starting to close.
He did not enter by means of blood and of goats and calves, but he entered the most holy place once for all by his own blood, having obtained eternal redemption. What did he obtain? Eternal redemption. What is redemption? Redemption, according to Ephesians chapter 1 verse 7, we have, look at this, in him we have redemption through his blood, comma. Pagkatapos pa ng word na blood, may comma? Pag may comma, may kasunod na unan. Oh, that's true. Diba? Hindi pa tapos ang sentence. Redemption through his blood, comma, the forgiveness of sins. Sa construction na yan, ang ibig sabihin nito, yan po, ipinaliliwanag ito. Ang redemption is the forgiveness of sins. So pag tinanong kayo, what is redemption? Now, tinatanong ko kayo ngayon, what is redemption? The answer is forgiveness of sins. So, what is eternal redemption? Eternal forgiveness. In other words, if you are eternally forgiven, you are forgiven past, present, and future. Kung hindi mo yan tatanggapin, itong ibibigay ko sa iyo. You are temporarily forgiven. You are forgiven ATM. Anong ATM? At the moment. May mga tao po forgiven ATM. At the moment. Delikado ka dyan. Dahil sa susunod, kailangan mo na naman ng forgiveness. Sa susunod, kailangan mo na naman ng forgiveness. No. Maliwanag pa sa sikat ng araw, eternal forgiveness ang ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Eternal forgiveness. Amen. In Christ, we are eternally forgiven. Do you agree with that? Can you shout amen? Kung ayaw mo yan, fine. Meron kang option, lagay mo, we are temporarily forgiven. We are momentarily forgiven. May problema ka lang. Dahil wala kang verse na makikita to support that teaching. Pero ito, meron kang support. Mga batid, mahalaga ho ang teaching supported ng verse. Hindi ho nakukuha ng salita lang ng tao. Hindi ho pwedeng puro paliwanag. Yeah, show me the verse. Pinakita ko sa inyo ang verse maliwanag. We are eternally forgiven. Do you agree with that? Amen. My last point. Please do not sin. I beg of you. Si Pastor Emi po ay nakikihusap sa inyo. Do not sin. It will hurt you. There are 101 reasons not to commit sin. Hindi mo license ang grace to commit sin. So please do not sin. However, if you do sin, look at the cross. Huwag kang magkakasala. Pero kung magkasala ka, do not look at yourself. Look at the cross. Because there your sin forgiven by the sacrifice of Jesus on the cross. Gaano kahalaga, Pastor, tumingin sa cross kung ako'y nagkasala? You will not condemn yourself. Because if you condemn yourself, you will call the devil to punish you. Very smart ang mga cells ng body mo. Pag naramdaman niya na gusto mong parusahan ang sarili mo dahil sa nagawa mong kasalanan, mag-a-activate po yung autoimmune disorder ng iyong body. Na yung mga good cells, aatakihin po yung ibang mga cells. And then sooner than you realize, you get sick. You feel sick. At ang pinakamabigat niyan, you feel sick in the mind. And the devil will whisper, his careless whisper, kill yourself. Patayin mo lang sarili mo. Wala ka ng silbi. Iniwanan ka na ng asawa mo. Sino magmamahal sa'yo? Loko ka? Kill yourself. Andiyan ang barilo. Barilin mo na ang sarili mo. O kaya kung ayaw mo, di tumalong ka na sa tulay. And then people committed suicide. Ang tanong ko sa inyo, may mga tao nagpapakamatay? Because they cannot forgive themselves. That is Judas syndrome. Nagpakamatay si Judas.
dahil inisip niya hindi na siya mapapatawad ng Diyos. Don't kill yourself. If you have committed sin, God still loves you. Look at the cross. Pinatawad ka na sa lahat ng nagawa mong kasalanan. Come home. Amen. Just come home. Umuwi ka. Pero, come home. Hindi kayo tataboy ng Ama. Kahit galing ka pa sa babuyan at kumain ka ng pagkain ng baboy, katulad ng alibugang anak na naglalakbay pabalik sa bahay ng kanyang ama at nakita ng ama mula sa kalayuan ang kanyang anak ay paparating, siya po ay tumakbo at sinalubong ang anak. Hindi po alintana ng ama ng kanyang anak ay amoy darak, amoy baboy, amoy pagkain ng baboy. Who cares? Siya po iniyakap ng ama, pinaghalikan ng ama, binigyan uli ng singsing, sinuutan po siya uli ng balabal, at binigyan ng sandalyas. You call it restoration. At ang sabi, magpatay tayo ng pinatabang guya, sapagkat ang anak kong ito'y dating nawala, ngayon ay natagpuan. Ang anak kong itong dating patay, ngayon ay bumalik at muling nabuhay. Tandaan niyo po ito, kahit gaano kalayo ang marating niyo sa kasalanan, umuwi lang kayo, sapagkat alam niyo ang daan pabalik. Hindi kayo itataboy ng Panginoon. Come home! Come home! We will not judge you. Hindi namin pag-uusapan kung ano ang nagawa mong kasalanan. Huwag kang mag-alala. Hindi rin yan pinagchichismisan sa langit. Forget it. Because the truth is, the gospel of grace is simple. What is the gospel of grace? Paid in full. Wala pong hindi binayaran. Binayaran ng lahat ng iyong kasalanan. That is the gospel of truth. I'm telling you, brothers and sisters, don't sin. But if you do, what do you do? Look at the cross. Because there at the cross, your sins are paid in full. We call it the gospel of grace. If anything I want you to remember is this one, paid in full. Wala po siyang iniwanang unpaid bills. Bayad lahat. Lahat ng nagawa mong kasalanan, binayaran ni Kristo. Don't sin. It will hurt you. But if you do, go back. You know the way. Amen? God still loves you. What is the big idea? This is the big idea. In Christ, all my sins are paid in full. Let's pray. Salamat po sapagkat kay Kristo, bayad na ang lahat ng aming kasalanan. We have nothing to worry. Ang ganito kagandang mensahe, hindi po magaganyak sa matinong isip na magkasala. Hindi po. Matay man naming isipin, hindi po talaga. Walang rason para gamitin itong license to commit sin. There is no way, no way. This is amazing. Your goodness, your grace changes people. Thank you. Kulang po ang salitang thank you, but we say it anyway. Thank you, Lord. In Jesus' name, and everybody would say, Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Maraming salamat po sa inyong pakikipag-aralan sa amin. Ang aralin ay ipagpapatuloy bukas dito sa Radyo EMI Facebook Live. Para sa mga katanungan, mag-PM lang dito sa EMI Facebook. Bago po tayo magpaalam, muli, narito po si Bishop Emi para sa isang paanyaya. Inaanyayahan kita na tanggapin ang Panginoong Jesus sa iyong puso bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Jesus, ako po'y makasalanan. Hindi ko kayang iligtas ang aking sarili. Ako'y mapapahamak ng hiwalay sa iyo.
ako po'y naniniwala na ikaw ay namatay at muling nabuhay, umakyat sa langit at muling babalik. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking kasalanan. Tinatanggap kita sa aking puso bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Amen. Amen. Malugod po namin kayong inaanyayahang dumalo sa Charitoo Generation Conference 2017 sa July 7, Biyernes, alas 7 ng gabi sa Valenzuela Amphitheater, People's Park, Valenzuela City. Dumalo at mapagpala. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin po ang aming website www.emi.ph o mag-comment o kaya'y mag-PM dito lang sa EMI Facebook. Tandaan, kay Kristo, ikaw ay Charitoo. Malugod po namin kayong inaanyayahan na dumalo sa EMI Sunday Services sa mga oras na 6 a.m., 8 a.m., 10 a.m., 3 p.m., 5 p.m., at 7 p.m. sa EMI Center, NLEX, Valenzuela Exit, Paso de Blas, Valenzuela City. Our worship services are open for all. Para sa karagdagang impormasyon, maaari ninyong i-browse ang EMI Facebook o bisitahin ang aming website www.emi.com. Si Bishop Emi ay sumulat ng mahigit na 100 booklets. Para po sa karagdagang impormasyon at iba pang mga produkto ng EMI, bisitahin ang Facebook ng Charitoo Shop at makipag-ugnayan kay Ms. Cham Domingo. At sa aming pagwawakas, muli ang programang Radyo EMI Facebook Live, Tinig ng Biyaya ng Diyos, ay paglilingkod na ginagawa ng Emmanuel Ministry Institute na matatagpuan sa NLEX, Valenzuela Exit, Paso de Blas, Valenzuela City. Para sa karagdagang impormasyon sa gawain ng EMI, maaari ninyong i-browse ang EMI Facebook o bisitahin ang aming website www.emi.ph. Sa pangalan po ng programang Radyo EMI Facebook Live, kasama ng ating tagapagturo, Bishop Emi, ako si Pastora Jo na sa inyo'y nagpapaalala, tayo'y lumago at magpatuloy sa biyaya ng Diyos.